Naguol jud ko gabi kay naaksyon siya og kanang kalaya. No nalaya, but ang iyang mga leaves na down. Pag ulang na ko na siyang gidiligan, guys, pero pag pagtan-aw na ko gabi, medyo dry na ang iyang kanang yuta. So need pala siya og water. I'm sorry naman po. Akala ko once a week lang, 2 times a week pala magdilig. OMG, siguro ano to, i-repotting ko to siya kasi ang liit lang ng ano niya, maliit lang yung lagayan niya ba? Petang po. Okay. Ayan, maliit lang siya. Siguro dapat ko siya ilagay ng medyo malaking pot. Ayan, happy na ako kasi medyo naulian na siya, medyo okay na. Guys, ako'y may pupuntahan. Mayroon akong interview, portion niya parang. Anyway, mayroon akong a-applyan na trabaho pero tagalinis lang ng bahay, guys, 'di ba? Pero mataas yung standard ng magiging boss ko, guys. And yeah, magpapakitang gilas tayo kasi mag-apply tayo ng trabaho, guys. Mahirap po lang, dada. Hi guys, andito na tayo sa bahay at nakausap ko na ang magiging bagong boss ko. Pero ang trabaho ko naman, guys, ay maglinis ng bahay. Hindi na tayo choosy. Nandito tayo sa abroad, hindi na tayo choosy ng ating mga trabaho kasi as long as maka-income ka, guys, anong laboro pa yan, anong work pa yan, as long as maka-income ka, it's all worth it. And medyo kinabahan lang kasi ako yung madam ko, guys, medyo mataas yung standard at mukhang ano talaga siya, perfectionist talaga siya sa kanyang bahay. Next week na ako mag-start sa paglinis ng bahay nila and medyo malaki yung bahay and yeah, I hope na magustuhan niya ako. And alam nyo, guys, meron akong i-share dito sa Italia. Mas kilala ang mga Pilipina na magagaling magtrabaho sa bahay kasi yung kaibigan ko na Italian, sinabihan niya ako na somewhere in Italy, merong bahay na may garden at saka napakagandang garden. Tapos, mukhang ano talaga, no? Alagang-alaga talaga sa, anong tawag nun, sa gardener or like that. And lahat ng mga tao na mapadaan doon, mapalingon talaga, no? Kasi napakaganda hanggang sa nalaman nila na ang tagapamahala doon ay isang Pilipino. So, parang natatak na yun sa isip nila na basta Pilipino ay magaling talaga sa mga gawaing bahay or sa lahat. Maraming mga Italian talaga, guys, na humahanga talaga sa mga Pilipino kasi sa trabaho mapasensyoso at saka kahit sa pagbibisit, babysitter o pag-alaga ng mga matanda, ang mga Pilipino ay napaka-dedicated sa kanilang trabaho. Puwera lang sa mga Pilipino na mga tapulan, mga tamad. Pero usually, pag ang mga Pilipino nasa abroad, lahat yung mga amo, mga boss nila ay saludo talaga, no? At yun din, proud din ako sa mga kapwa ko Pilipino na nagtrabaho dito sa abroad. At alam ko na masipag naman talaga ang mga Pilipino, guys. Masipag talaga ang mga Pinoy. Sa bagay, nandito tayo sa abroad para din magtrabaho, ganun. At syempre, siniswilduhan tayo, guys. So, dapat din ibigay din natin ang ating best, di ba? One time din, pumunta kami sa isang Japanese restaurant. And yung may-ari, tinanong niya ako kung Thailandese ba ako. Sabi ko, hindi, I am a Filipina. Sabi niya, ah, Pilipina ka pala. Alam mo ba na ang mga Pilipino ay magagaling talaga sila sa trabaho at masipag at saka paspas ba mo trabaho? Anong paspas? Anong paspas ako, guys? Basta paspas mo trabaho, dayon, kanabang jali ikauban sa mga trabahante. O diba, yung may-ari ng Japanese restaurant, sabi niya, magaling talaga ang Pilipino. O diba? O, kahit saan sulok ng mundo, guys, ang mga Pilipino ay
ano talaga, no, medyo kilala talaga na masipag, magaling sa trabaho, ganun. So, salute to my kapwa Filipino. The next day. May pupuntahan tayo, OG guys. Guys, yan pala ang school ng aking eldest na anak. Medyo malapit lang din sa amin tong eskwelahan na to. Guys, galing tayo nag-market kasi may market today. Thursday. Ito na tayo sa bahay, guys. And alam nyo, ang aking bunso at ang aking eldest, wala sila nag-school today kasi nagkasakit sila pareho. Ang hirap magkasakit, guys, yung mga bata. At yeah. Vini po ang po. Oh. Ang hirap mag-ano sa hagdan. Uy, mag-akit sa hagdan ba? Pero gusto ko pa rin kasi na-exercise ako, guys. Ang aking bunso. Ang aking bunso. Malata lang niya, bunso. Si malata? Hindi siya pumasok today, guys, kasi may sipon at saka ubo. At medyo ano siya, guys, medyo mainit. Medyo mainit siya. Yung anak ko din namang eldest, nag-ano siya, guys, nag-diarrhea ba? So, silang dalawa talaga nag-ano dito sa bahay. Kawawa naman ang bunso. Medyo mainit talaga siya. Medyo mainit. Bigyan kita maya ng ano, ha? Takipirina, ha? Paracetamol. Ay! Sisipon-sipon? Sigma-sipon-sipon? So guys, pumunta na tayo doon sa market. Kasi today is Thursday and it's a market day dito sa aming lugar. At napakaraming tao, guys, kasi nga umaga. And hindi na ako nagbibideo, hindi ko na naipakita yung merkado kasi ano, ang daming ang tao at ayaw nating masita, no? Kasi meron nga talagang mga tao na medyo sensitive, hindi sila gusto masali sa video. So, iniiwasan natin yan kasi makasuhan tayo ng trespassing. Trespassing talaga. Bito, guys. Iwas-iwas tayo sa gulo. Naghahanap kasi ako ng mga gamit sa kusina. Pero yung iba, hindi ko na nahanap. So, pupunta na lang ako sa ibang tindahan kapag ajong kapag ano talaga ni Mister, yung day off talaga ni Mister. Pero sa ngayon may nabili ako kunti at ipapakita ko sa inyo yung nabili ko. Amore, ito na pala ang nabili ko, guys, yung oh no yung pelo sa para sa mga chair kasi yung kitchen chair namin, guys. Ano na talaga to, parang lisdanan ba? So bumili ako ng bago at ito yung nabili ko. Apat, kasi apat yung kitchen chair namin at saka bumili ako ng ganito. Ganito at saka ito at saka at saka ito para sa kortina namin dito sa kusina.
dito ko eh. Nandito ako sa ano guys, sa garage. Oops, nasaan ang ano dito? Ang luchi dito. Okay. Kukunin ko yung bisikleta ko. Sana ba yung bisikleta ko dito? Ah, ito. Ito yung bike ko. Yan guys, nakakamiss din mag-bike. Dito na tayo. Hinihingal na naman ako. See you guys. Kasi niya, ang liit, super liit yung lagayan niya, so better i-transfer ko siya. Tingnan niyo, super liit. Super liit na niya at ang dami na niya. Ayan ang bunso ko, nakatulog siya. Andito siya sa room namin. Hayaan ko na lang siya matulog dito. Parang pagod na pagod talaga siya. Ang hirap talaga magkasakit. Hey guys, gagawa tayo ng listahan para sa kumpra. Si Mister lang din yung pupunta sa supermarket. Kasi natutulog tong bunso ko, masama yung pakiramdam niya. And gusto ko palang magpapasalamat sa mga bagong subscriber ko sa channel ko, and from the bottom of my heart, na-appreciate ko ang pag-subscribe nyo. Maraming maraming salamat, at dito ko na lang din i-end tong vlog ko guys. Hopefully sa susunod kong video, i-support nyo pa rin ako, and yeah, see you to my next vlog. God bless you all.